tayo, itong Samsung, ito ay LCD pa. So ang problema nito, walang sounds yung AB. Pero pag naka-antenna siya, may sounds. Pag naka-HDMI, may sounds din. Ang problema lang, pag naka-AB, walang sounds. Ito kasi unit na to ay ginagamit siya sa TV Plus. Kaya kailangan ng may-ari magkaroon ng sounds. So gusto niya yung original pa rin na function ng TV ang gagamitin. Yung na-adjust sa may TV. Kaya lang ang problema niya, na-check na natin to, hindi pwede. Dahil yung audio out nito, pag naka-AB, wala ding sounds. Pati doon sa earphone niya, wala ding sounds. So pag ganun, medyo mabigat ang problema niyan, hindi kaya. Pero pag naka-HDMI tayo, yan. Ngayon ay naka 73 na yung audio natin, wala pa rin sounds. So lipat natin sa HDMI. PC, HDMI. Yun. No, responsible so, po sa voice natin, Larix po yun. Malayo po yun sa, okay, yung sound. Sa connected. Yan, mabuti naman. Hindi ang dami. Yun. So gumagana siya dito. Yun. Lipat natin sa AB source. Antena. So antena natin may sounds yan. Yun. Ito naka-AB tayo. Ay kahit i-full volume natin yan, wala tayong sounds na makuha. Ayan. Sa audio video 1, ganun din. Wala ding sounds. Okay. So ito, mayroon siya nakalagay dito. Audio out. Ayan. Audio out. So pag nagsaksak tayo dito, wala din tayong makuhang audio rito. Pag naka-AB siya. Pagdating dito sa earphone, pag naka-AB siya, wala din tayong makuhang audio. Pero pag naka-HDMI, naka-antena, may audio na lumalabas dito. Pag AB lang, wala talagang sounds na lumalabas sa kanyang speaker, earphone, saka audio out. So negative tayo pag naka-AB. So medyo mahirap ang problema. Tinry na rin natin siya i-factory reset. Baka nabago lang yung setup. Ganon din. Wala pa rin audio. So pag wala pa rin audio at gusto ng may-ari, audio video ang gagamitin at nakokontrol ng remote yung function ng sounds. So gagawa natin ng paraan ito para magamit niya sa audio video. Tapos papasukan natin ng isang aparato to para magamit natin yung control sa original niyang remote sa Samsung mismo. So pag nag-a-adjust ka rito sa unit, kaya pa rin i-adjust kahit naka-AB na yung input niya. Okay? Okay, so gagawin natin ay gagamit tayo ng ganito. So ito gagamitin natin, audio video input, yung output niya HDMI. So sa HDMI na tayo papasok. So mas maigi yung ganitong setup, magagamit pa rin niya yung control ng TV niya. Okay. Okay. So, nakapag-install na rin tayo ng ganito dati. Ayan. So ito may charger siya. Charger wire. Tapos so charging pin niya, HDMI output. Input niya, audio video, yun o. Okay, install natin to. So maluwag naman yung unit niya. Maluwag naman yung unit, kaya kasyang-kasya ito. Kasyang-kasya yan. Okay, install lang natin to. Ito, so binuksan natin, bali ganito yung laman niya. So ang input nito ay 5 volts.
Tapos may regulator siya dito na 3.3. Yan, 1117 gamit, regulator na 3.3. So may 5 volts input tayo. So ang supply nito nasa 3.3 lang. Okay, so install na natin ito dito. So babaklasin din natin yung AB input nito. Tatanggalin natin ito. Kaya pwede din hindi. Hahanapan na lang natin ang pwesto kung saan siya pwede na safe siya. Hindi siya mabangga. Okay, gagawa na lang natin ang paraan nito. So ito na, na-install na natin yung input natin, RCA input, tapos papasok yan dito din sa input dito. So dito na natin ilagay yung board nya kasi hindi siya pwede rito, hindi kasya. So dito, tapos maglalagay tayo ng HDMI wire papalabas naman papunta rito. So, tapos ilagay natin ang supply. So supply nito ay 5 volts. Hahanap tayo ng 5 volts or maglalagay tayo ng back converter para sa kanyang 5 volts. Okay? So, kina, natapos na natin i-install. Tatakpan na lang natin. So, gumamit tayo ng back converter para sa kanyang 5 volts. Nag-tap tayo dito ng kanyang supply, 13 volts. Papasok sa back converter. Magiging 5 volts. Papasok dito. Tapos, may regulator naman siyang 3.3. Okay? So, ito yung input natin. AB, audio video input, AB, tapos papasok dito. Pag out niyan, HDMI, tapos yung out niya, papasok naman dito sa HDMI 3 sa gilid. Yun, so okay na siya, nakaset up na lahat. Katamada lang natin yung wire niyan, tapos testing na lang natin. So ganito lang yung ginawa natin para magamit pa rin yung control ng kanyang TV. Mas maigi ito na lang yung kakabit natin. So safe pa rin yung ganitong conversion. Okay naman yung ganito. So ayusin na natin yung wire, tapos titesting natin. Okay, so yan na. Yan, so milo na siya, mayroon na siyang supply. Okay, naka-set up na siya. Sa sarado lang natin, tapos testing natin kung okay na siya. Okay, so ito na, bali ito lang yung lumabas na wire sa kanya, yung HDMI na i-wire natin. Yan lang yung kalat sa labas, pero nakatago naman sa likod yan. Tapos ito na yung input natin. So testing natin. So lagyan natin ng video, tapos audio. So dalawa lang yung wire natin kasi nagtitipid tayo sa wire. So isa lang yung may audio na. Pagpalitin na lang natin mamaya. Okay, naka audio video tayo. So testing natin. So ito na, may power na siya. Yan, oh. So naka HDMI 3 tayo. Tapos okay na yung sound niya. Registration, mas maraming yung oras. Nahan natin. Okay, lakasan natin. Consumer Care pages po, Facebook, Twitter, and Instagram. Yung link so, para doon sa webinar, February 2 at 10 a.m. Okay, tapos lipat natin yung isang audio. Lipat natin ito isa. Okay, nawala sound. Yan, meron. Yan. Okay. Yan, no? So, normal na siya. Okay na. So, okay na yung unit natin. Tapos na natin siya i-convert. So, ganun lang. Kung talagang gusto ng may-ari na gawan ng paraan para maging normal ulit siya, yun lang ang ginawa natin. So, gamit lang itong conversion na ito, AV to HDMI,
ay nag-normal ulit yung unit niya. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Sa susunod ulit natin na video, yun o, okay pa. Kahit mayroon na siyang guhit dito, ay pinagawa pa rin ito ng may-ari.